Unang wika. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dito na nga nalubaan ng hirap at kasaktan, tumingala kapag kuwan sa Diyos Amang maalam, ito ang siyang tinuran. Ama kong Diyos nagiliw, ang hingi ko po at hiling ay iyo pong patawarin ang lahat ng taong taksil na nangagpako sa akin. Di nila namamalayan itong kanilang inasal, walang loob kamuntiman, magdalita ka po naman, sila'y huwag pag-isipan. Ama, patawarin mo po sila. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang unang wika sa pitong huling wika. Sino ang makapag-isip na sa kabila ng mga kapakayang pagyayari mula sa preparasyon at pagpapako hanggang si Jesus ay maipako sa krus sa harap ng maraming tao, ay mapapatawad pa rin niya ang mga taong nagkasala sa kanya. Hindi lamang physical na sakit, maging emotional, mga sugat na ginawa ng mga taong di tumatanggap sa kanya. Sa gitna ng mga ito, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Paano nga ba ito nagiging posible? Si Scott Peck, ang sumulat ng librong The Road Less Traveled, ay sinimula ng libro sa mga katagang ito. Life is difficult. Di nga ba't talagang napakahirap ng buhay? Tayo ay umaharap sa iba't ibang problema at krisis na minsan ay napakahirap para sa ating harapin. Madalas ito ay mga pangyayaring nararanasan natin sa ating relasyon. Tayo ay nasaktan at nasugatan sa iba't ibang paraan. Pagkabigo, pagtakwil, pagtatraidor, pagkapahiya o abuso. Ang mga ito ay nagpapasakit ng matindi sa atin at nagdudulot ng negatibong epekto sa ating normal na pamumuhay at pakikitungo sa ibang tao. Ang iba naman ay nakararanas ng matinding emotional na ang nasugat na naging dahilan upang sila ay maging miserable sa buhay. May ibang paraan ang bawat isa sa atin sa pagharap sa ating mga kalungkutan. Para sa iba, kapag sila ay nasaktan, ang solusyon ay manakit din. Ang paghihiganti ay makakapagpaginhawa ng kanilang pakiramdam. Nakakalungkot nga lang isipin na ang ganitong sitwasyon ay wala nang katapusan. Ang iba naman sa atin ay pinipili na lang tumakas sa responsibilidad. Sobra nilang kinakaawaan ng kanilang sarili at tinuturing lang biktima sila ng kanilang kaaway. Ang mga ganitong tao ay mga talunan at nagkakaroon ng depresyon na minsan ay nauuwi sa pagpapakamatay. Ang iba naman sa atin pinipili na lamang magtanim ng sama na loob sa kanilang mga puso. Kapag tinanong mo sila kung ayos na ba nila ang pagkakasunduan, ay sumasagot sila ng oo, pero hindi naman totoo. Ano nga ba ang tamang sagot sa ating mga matitinding kalungkutan mula sa ating pakikisalumuha sa ating kapwa? Ano nga ba ang epektibong solusyon sa mga pasakit? Sa Mateo 5, Kabanata 43-48, narinig mong ito ang sinabi, Mahalin mo ang iyong kapwa at hindi ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa iyo, mahalin mo ang iyong kaaway at pagdasal mo ang mga taong nagkakatuwa sa iyo, upang ikaw ay maging tunay na anak ng Panginoon nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kasamaan at sa kabutihan, at pinauulan niya sa mga matutuwid at sa mga makasalanan. Sapagkat kung mamahalin mo lamang ang taong nagmamahal sa iyo, anong gantimpala ang iyong matatamo? Hindi ba't wala kang pinagkaiba sa isang nangungulekta ng buwis? At kung ang babatiin mo lamang ang iyong mga kapatid, ano ang pinagkaibahan mo sa iba? Hindi ba't ang mga hentil ay ganun din?
maging perpekto ka sapagkat ang Amang nasa langit ay ganun din. Mahalin mo ang iyong kaaway. Tama ba ito? Ito ba ay posible? Isipin nating mabuti ang sinabi ni Jesus. Sinabi niya na kapag ang mamahalin mo lamang ay ang mga taong nagmamahal sa iyo, wala kang ipinagkaiba sa mga kolektor ng buwis, ang mga hentil. Ngunit kung mamahalin din ang iyong mga kaaway, ay tiyak na magiging higit ka sa mga kapwa mo. Ikaw magiging kaiga-igaya. Ikaw ay mayahalin tulad sa Amang nasa langit. Pero ano nga ba ang makukuha natin sa pagmamahal natin sa ating mga kaaway? Kapatawaran? Oo, ang mga pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin, sa mga taong nagkatuwa sa atin, at pagpapatawad natin sa taong sinaktan tayo ng lubos. Napakahirap sa ating gawin ang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Iniisip natin na di tayo ang nagkamali. Iniisip natin na sila ang dapat gumawa ng unang hakbang ng pagpapakumbaba at kapatawaran. Minsan parang tama nga naman ang ating iniisip. Subalit ito ay umahadlang sa ating kakayahang magpatawad at makipagkasundo sa taong nanakit sa atin. Kadalasan ito ang sinasabi natin, patatawarin ko sila sa panahong kaya ko na. Kung gagawin ko ito ngayon, ako lang ang magiging ipokrito. Mabuti pang mag-intay na lang ako. Pero alam natin na kahit mag-antay tayo ng katapusan ay wala namang magbabago. Sa bawat pagpapatagal ng sitwasyon, mas lalo tayong nasasaktan. Lalo tayong nagiging mag-isa at walang ulit tayong nahihirapan. Sa uli, tayo lang ang nagiging miserable. Ang pagpapatawad ay hindi isang emosyon. Ito ay isang desisyon. Matuto tayo mula kay Jesus na nagturo sa atin. Sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Noong sabihin niya ito, wala siyang bahid ni katiting na galit sa kanyang puso. Nangingibabaw sa kanya ang pakikipagkasundo at pagmamahal sa mga taong nagkasala. Isipin natin ito, kung ang ating paghihirap ay matatapatan ang pinagdaanan ni Jesus, siguro ay maaaring hindi tayo magpatawad. Pero kung hindi, sino tayo? Sapagkat si Kristo na nagkatawang tao ay natutong magpatawad sa panahong sobrang sakit ang kanyang naramdaman sa krus. Bakit hindi rin tayo? Sinabi ni William Menninger sa kanyang libro na The Process of Forgiveness, Forgiveness is demanded by every nature of men and women. It is only divine. It is only human. God command, it's because without it, we are less than human. With it, we are more. Ang pagpapatawad ang isang napakatinding magagawa ng isang tao. Ipinakikita nito ang ating kahinaan at limitasyon. Pinapayagan ito na mailabas ang pinakamabuti sa ating sarili. Sapagkat tayo'y nagpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, hindi natin nahayaan na tayo'y maging alipin ng galit. Pero ang pagpapatawad ay hindi lamang isang desisyon. Ito rin ay proseso. Sa Mateo 18, talata 21 hanggang 22, tinanong ni Pedro si Jesus, Panginoon, kapag ang ibang kasapi natin ay nagkasala sa akin, ilang beses ko siyang dapat patawarin? Makapitong ulit po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi makapitong ulit, kung hindi hanggang sa 77 ulit. Si William Barclay ay isang protestanteng scholar ay nagsabi na ang mga Hudyo ay tinuruan lamang magpatawad hanggang 3 ulit ng kanilang mga guro.
Noong sinabi ni Pedro na hanggang pito, ay nasabi niya na sobra-sobra ang sinasabing ito ni Pedro. Ngunit si Jesus ay sinabing, hanggang makapitumput-pito nating patawarin ang ating mga kaaway. Kailan tulad ng walang katapusan nating pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Tunay ngang ang pagpapatawad ay napakahirap na gawin. Kahit sabihin natin ngayon na tayo ay nagpatawad na, andun pa rin ang sakit. At kahit tayo ay nagpatawad ng paulit-ulit, ang alaala ay nandun pa rin. Paano nga ba ang gagawin natin? Paano ba tayo makakalimot? Dapat din nating tandaan na ang pagpapatawad ay isang pagpapala. Ang pagpapala mula sa Ama ang nagpapalakas kay Jesus na harapin ang napakahirap na desisyon na ginawa niya. Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pagpapala na ito ay naging daan upang malampasan niya ang lahat ng sakit na ginawa sa kanya ng kanyang mga kaaway. Nang si Jesus ay humingi ng pagpapala mula sa Ama upang mapatawad niya ang mga taong nanakit sa kanya, tayo rin ay tinawag upang humingi ng pagpapala ng pagpapatawad mula sa Panginoon. Oo, maging ang ating pagpapatawad ay isang biyaya mula sa ating Panginoon. Ang pagpapala na ito ay magpapagaling sa mga sugat na gawa ng pigati at ang magiging daan sa pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kaaway. Maaari ba tayong magpatawad? Kaya ba nating tanggapin ang pagpapala ng Panginoon upang mahalin natin ang mga taong nanakit sa atin? Tandaan natin ang panalangin na Ama namin. Kinukoy ni Saint Teresa of Avila sa kanyang Way of Perfection na kapag tayo'y nananalangin, at patawarin mo ang aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ang Amang nasa langit ay patatawarin tayo kung tayo ay marunong ding magpatawad sa kapwa natin. Ang ating panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili, bagkus ito'y dasal din para sa ating mga kaaway. Dahil dito, ang ating panalangin ay mas magiging makalbuluhan at effective. Sa huli, itinuro ni Jesus ang gintong batas ng pag-ibig sa kanyang mga disipulo at sa ating lahat. Ngunit ang walang salitang pag-ibig sa ating panalangin na Ama namin, ang nandoon lamang ay ang salitang pagpapatawad. Siguro dahil sa pagpapatawad ay ang pinakamatas na uri ng pagmamahal. Pito kaming magkakapatid. Ang aming Ama ay sugarol, babaero, lasinggero at nang-aaway ng asawa. Ako ang bunso sa lahat. Sa edad na 12 hanggang 13, ang mga kapatid kong babae lumuluwas sa Maynila upang magtrabaho. Ang iba ay kinukuha ng aming kamag-anak para manilbiyan sa kanila. Dahil ako ang bunso, kaya ako lamang ang naiwan sa aking ina. Tuwing umuwi ang aking ama ng lasing, inaaway ang aking ina at ito ay nauuwi sa panunakit niya sa aking ina. Bata pa ako, kaya wala akong magawa pag sinasaktan na ang aking ina. Kung ako na may aawat, siguradong tatamaan ako. Magkakalatay-latay na naman ang aking katawan. Kaya ang ginagawa ko na lamang, pumapasok sa kwarto at nagtutulokbong ng pumot. Doon inilalabas ang aking galit sa pamamagitan ng pag-iyak. Nabuhay kami ng nanay ko sa kanyang paglalabada dahil ang sweldo ng aking ama ay nauubos sa sugal at alak. Sa tulong ng aking mga kapatid, nakatungtong ako ng high school at doon ay natuto akong lumaban sa aking ama. Tuwing aawayin niya ang aking ina, ako ang humaharap
at tuwing minumura niya ang aking ina, ginagantihan ko rin siya ng mura. Ibinabalik ko sa kanya anumang salita ang sabihin niya sa akin. Minsan, ako mismong anak niya ay pinagseselosan niya. Isang araw, sa tindi ng aking galit sa kanya, ay munti ko na siyang mapalo ng tubo. Buti na lamang at may umawat sa akin. Minsan habang pinagtatanggol ko ang aking ina, sa galit ko, nabato ko siya ng pambatsyus sa mukha. Sa mukha, nakita ko ang putok sa kanyang mukha, umaagos ang dugo. Ngunit ni katiting na pagsisisi, ay wala akong naramdaman sa aking ginawa. Nakatungtong ako ng kuleho sa Maynila sa tulong din ng aking mga kapatid. Araw-araw akong pumapasok na pamasahe lamang ang baon ko. Kaya ang aking nanay ay pinagtatabi na ako ng pagkain. Para pagdating ko galing sa school ay makakain ako agad. Yun ang hindi gusto ng aking ama. Isang araw sa school, nayaya ako ng mga kaklasiko na kumain. Dahil libre, pumayag ako. Kaya pagdating ko sa bahay, hindi ako kumain dahil ako'y busog. Kaya ang natirang pagkain sa akin ng aking ina, hindi ko na nagalaw. Dumating ang hapon, ang ulam ay nasira at inilagay sa pagkain ng baboy. Noong panahon na iyon, mayroon kaming isang baboy na alaga. Pinakain ng aking nanay yung baboy kasama ang itinirang pagkain sa akin. Walang isang segundo, nangisay ang aming alagang baboy. Nalaman naming may kinuwang laso ng aking ama doon sa isang farm. Doon lalong tumindi ang galit ko sa kanya. Minsan nag-away kami, sinabihan niya akong mamatay na sana ako. Ang sabi ko sa kanya, kapag ikaw ang namatay, ni isang patak na luwa walang lalabas sa mata ko. Hindi ako nakatapos ng kuleyo, kailangan kong magtrabaho. Noong 1985, pagkagaling ko sa trabaho, naratnan kong naghihingalo ang aking ama. Pilit akong pinalalapit sa kanya ng aking mga tiyahin, pero hindi ko ginawa. Namatay siya, ibinurol, inilibing. Ni isang luwa, wala akong sinayang. Hanggang sa aking panaginip, Minumura ko siya. Nagkaasawa ako at nagkaanak. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi maranasan ng mga anak ko ang naranasan ko. Taong 1989, may nagyaya sa akin sa seminar sa Love Lock Charismatic Group. After kong mag-seminar ng 3 days, ako ay pumasok bilang isang facilitator. Nag-a-assist kami sa mga participant na nagse-seminar sa Lablang. Buwan-buwan pagkatapos ko mag-serve, parang may hinahanap pa rin ako. Parang kulang pa rin. Parang wala pa rin naramdamang kaiba. Hindi pa rin ako masaya. Nagkaroon kami ng fellowship ng mga kasama kong facilitator. Doon ko naitanong sa kanila, bakit parang wakbo lang pa ang paglilingkod ko? Parang hindi pa ako masaya. Sinabi nila sa akin na meron akong nakatago sa aking puso. Meron akong itinatago na galit sa puso ko. Doon sinimulan kong ikwento ko sa kanila. Habang ako'y nagsasalita, tumutulo ang aking luwa. Napakabigat ng aking nararamdaman. Sa panahon na yon, tinulungan nila akong magdasal. Habang ako'y pinagdadasal nila, may unti-unting nabubunot sa aking dibdib. May unti-unting nawawalang yung galit sa dibdib ko ay unti-unting nawawala. Pagkatapos nung nila akong ipagdasal, ako'y napasigaw, Diyos ko, patawarin mo po ako.
Tatay, patawarin mo po ako. Simula noon, nawala na yung tinik sa dibdib ko. At kinabukasan, pumunta ako sa simenteryo at tumingi ako ng tawad sa tatay ko. At doon din, ibinigay ko sa kanya ang kapatawarang hinihingi niya sa akin. Sa ngayon, ako ay naninilbiyang bilang isang lay minister at isang LMW sa ating parokya na minsan kahit na naninilbihan ka na, nagkakaroon ka pa rin, nakakatagpo ka pa rin ng mga taong nananakit sa'yo. Pero ang tanging sinasabi ko na lang, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ikalawang wika. Ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ako pong makasalanan ay huwag mong kalilimutan. Alalahanin mong tunay kung mauwi ka sa bayan na mahal mong kaharian. Ang sagot ni Jesucristo, iyong wikang. Amen dice tibi hodi naman ito. Meum eris ay ang dulo, aniyay in paradiso. Ako ay paniwalaan nitong pangako kong tunay. Ngayon din hindi liliban. Tatamuhin mo at kakamtan paraisong aking bayan. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang ikalawa sa huling pitong wika ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa lamang sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 23, Talata 43. Ayon sa Ebanghelyong ito, si Jesus ay pinako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw na ayon sa tradisyon ng simbahan ay sina Dimas at Hestas, ang mga tinaguri ang mabuti at masamang magnanakaw. Habang sila'y nakapako, tinuya ni Hestas si Jesus at sinabi na kung siya ang Mesiyas ay iligtas niya ang kanyang sarili, pati na rin sila. Sinaway naman ni Dimas si Hestas at sinabi, nararapat lamang sa kanilang dalawa ang maparusahan dahil sa kanilang mga ginawa. Ngunit hindi si Jesus, sapagkat wala siyang masamang ginawa. Pagkatapos noon ay sinabi nga ni Dimas kay Jesus na siya ay alalahanin kapag nagahari na siya. Natinugon naman ng Panginoon, ngayon di isasama kita sa paraiso. Sino nga ba itong si Dimas o ang mabuting magnanakaw? Maraming kwento o alamat tungkol sa kanya. Ang kanyang pangalan ay nanggaling sa apokripang ebanghelyo ayon kay Nicodemo at matatagpuan sa mga kabanatang 6 at 7 na kung saan ay binanggit ng may akda ang pangalan ng mga salarin na kasabay ng Panginoon ay ipinako sa krus. Ang simbahang Katoliko ay kinikilala siya bilang santo. Ayon sa Martirologio Romano, ang kanyang kapistahan ay tuwing 25 ng Marso, kasabay ng dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Ito ay dahilan sa paniniwala na ang unang Biyernes Santo, kung kailan ang mabuting magnanakaw ay pumanaw, katulad ng Panginoong Jesucristo, ay tumapat sa petsang ito. Ayon kay San Juan Crisostomo, obispo at doktor ng simbahan, siya ay isang magnanakaw na namamalagi sa disyerto at tinaharang ang sinumang mapadaan sa kanyang lugar. May mga nagsasabi rin na siya ang Robin Hood ng mga Hudyo na nagnanakaw sa mga mayayaman para ibigay sa mga mahihirap. May isa pang kwento at marahil ito ang pinakamagandang kwento tungkol sa kanya. Ayon sa kwento, noong tumakas ang banal na mag-anak mula sa Bethlehem papuntang Ehipto, sila ay hinarang ng isang grupo ng mga magnanakaw. Kasama sa mga magnanakaw na iyon, ang anak ng pinuno ng grupo. At nang makita niya ang napakaamong mukha ng sanggol, ay di niya ito nagawang saktan. Bagkus ipinakiusap sa kanyang ama na palayain na ang mag-anak, sabay winika sa bata, o pinakapinagpala sa lahat ng mga sanggol. Kung dumating ang oras na kailanganin ko ang awa, naway maalala mo ako
at huwag nakalimutan ang sandaling ito. Ang batang magnanakaw na iyon na nagligtas sa batang Jesus ay ang magnanakaw na kaharap naman ngayon ng ating Panginoon sa Kalbaryo at siyang pinangakuan niya ng walang hanggang kaligtasan. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng sakripisyo. Sa panahong ito ay hindi lang natin ginugunita ang 40 araw na pag-aayuno at pagtukso sa ilang sa ating Panginoong Jesucristo. Higit pa rito ay pinagninilayan natin ang kanyang ginawang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay sa krus, at ang kanyang muling pagkabuhay. Sa panahong ito ay nakikibahagi rin tayo sa kanyang mga sakripisyo sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at pagkakawang gawa. Natatangi ang taong ito sa kadahilan ng hindi natin nagagawa ang dati nating mga nakasanayan ng mga ginagawa tuwing panahon ng Kwaresma. Dulot na rin ng kumakalot na virus na SARS-CoV-2. Ang virus na nagdudulot ng nakahahawa at nakakamatay na sakit na COVID-19. Ang mundo ay apektado, 100,000 na ang mga kaso, at marami na rin ang namatay na tao. Sa ating bansa, bilang pag-iingat ayon sa utos ng pamahalaan, ay pinagbawal na ang pagtitipon ng maraming tao. Dahil dito, pinagbawal na ang paglabas sa ating mga bahay, hindi na pwedeng gumala sa mga malls, sinuspindi na ang klase sa mga paaralan, pinagbawal muna ang pagpasok sa mga opisina, at ipinatigil muna ang mga hanap buhay sa lansangan. Sakripisyo. Maging ang ating buhay espiritual ay apektado rin. Pinagbawal na muna ang mga pabasa, ang mga pilgrimages, kumpisalang parokya, mga prosesyon at maging ang mga pampublikong pagdiriwang ng banal na misa. Sa ating mga mananampalatayang Katoliko, ang hindi natin magawa ang mga bagay na ito ay isa ring sakripisyo. Marahil marami sa atin ay nagrereklamo, hindi lamang sa gobyerno kundi sa Diyos mismo. Nakakabagot sa bahay, walang magawa, walang sweldo, puro nakatatakot pang mga balita. Kung lalabas naman ang bahay, huhulihin naman tayo ng mga nagpapatupad ng batas at kaayusan. Pwedeng mahawa pa sa mga makakasalamuha natin na maaaring biktima na ng sakit na COVID-19. Nagrereklamo pero nagsasakripisyo pa rin tayo. Ngunit higit sa mga pansariling sakripisyong ginagawa natin dala ng kasalukuyang sitwasyon, naitanong na ba natin sa ating sarili? Kumusta naman kaya ang ginagawang sakripisyo ng iba nating kapwa at mga kababayan? Ang ating mga kapwa na gusto man sigurong manatili sa kani-kanilang bahay ay hindi magawa dahil kung gagawin nila yun, hindi man sila mamatay sa COVID-19, ay mamamatay naman sila sa gutom. O yung iba naman nating kababayan na nagpapatupad ng kaayusan sa ating mga lansangan upang hindi na madagdagan ang maaaring mahawa ng sakit. At ganun din ang mga magigiting nating kapatid na nasa propesyong medikal. Ang mga taong patuloy na itinataya ang sariling mga buhay para magamot at mailigtas ang mga kapwang naging biktima na ng pandemya. Tulad natin, may mga pamilya rin sila na inspirasyon nila sa kanilang pagsusumikap sa buhay. Tulad natin, may mga pamilya rin sila na nag-aalaala para sa kanilang kaligtasan. Ngunit di tulad ng marami sa atin na nasa bahay lang, wala silang oras at panahon para mabagot o mainip, sapagkat ang kanilang oras ay inilalaan nila para gampanan ang mga sinumpaang tungkulin, lalo na ngayong panahon ng krisis. Sa panahong ito, sila ang mga Dimas o ang mabuting magnanakaw na humihiling na sila'y alalahanin ng Diyos, na sila'y alalahanin rin natin. Hindi man tayo si Kristo na makapangangako ng paraiso, ngunit tayo bilang kaanib ng simbahan, ang katawang mistiko ni Kristo, sa pamamagitan ng ating mga panalangin, pagkakawang gawa at pag-aalay ng ating sariling mga sakripisyo, ay sabay-sabay na may pahatid sa ating Panginoon, hindi lang ang kanilang hiling, kundi ang hiling ng buong sandaigdigan, at sabay-sabay na umaasang marinig ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo ng kaligtasan para sa ating lahat, lalo na ngayong panahon ng pagsubok. Amen. Ikatlong wika. Babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Naang winika ni Jesus, Mulier Eche Filius Tuos, babaeng timtimang loob,
iyang anak mo ay kupkop para akong iyong inirog. Lumingon at nagwika na kay Juan Evangelista, wikay Ecce Mater Tua, iyan ang siya mong ina, huwag ipagpalamara. Siya'y iyong iingatan, huwag mong pababayaan. Suyuin mo gabit-araw, ito ang mana mo lamang sa akin ngayong pagpanaw. Ginang, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Noong si Jesus ay dinakip ng mga kawal sa halamanan ng Getsemani, iniwanan siya ng kanyang mga alagad, maliban lamang kay San Juan, dahil sa takot. Kahit malakas ang sinabi sa kanya ng mga alagad na hindi nila iiwan ang Panginoon, sila ay naduwag, iniwanan nilang mag-isa ang Panginoon. Dinakip ang Panginoong Hesukristo na walang kalaban-laban sa Getsemani. Ang mga alagad ay natakot at nagsitakas dahil ayaw nilang madakip at mapatay. Ang mahal na Birheng Maria ay hindi naduwag. Kahit alam niya na dinakip ang kanyang anak ng mga kawal, hindi natakot si Maria na samahan si Jesus. Sinunod ng mahal na ina ang bawat hakbang ni na Jesus at ng mga kawal. Walang makakapigil o makakahadlang sa mahal na inang Maria sa pakikiisa sa pagpapakasakit at pagdurusa ng Panginoong Hesukristo. Habang ang Panginoong Hesukristo ay nagdurusa, ipinapakita ng mahal na inang Maria ang kanyang pakikiisa sa katapatan sa kanyang anak. Masakit man sa kanya bilang ina na makita ang na nagdurusa ang kanyang anak, hindi iniwan ni Maria si Jesus hanggang sa katapusan ng kanyang misyon. Naging matapat si Maria kay Jesus. Kung ang ibang mga alagad ay natakot at nagtago sa isang silid, hindi iniwanan ni Maria si Jesus. Sinamahan ni Maria si Jesus sa simula hanggang sa kanyang katapusan ng kanyang misyon. Ang pagmamahal ng isang ina ang umudyok kay Maria na samahan ang Panginoong Hesukristo hanggang sa huli. Sinakripisyo ng mahal na Birheng Maria ang lahat makasama lamang ang kanyang anak sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang katapatan ni Maria sa pagpapakasakit at pagdurusa ni Jesus ay bunga ng kanyang pagmamahal kay Jesus bilang kanyang ina. Kahit ang Panginoong Hesukristo ay nakabayubay sa krus, hindi niya kinalimutan ang mahal na Birheng Maria. Inihabilin ni Jesus ang mahal na Birheng Maria kay San Juan Apostol na siyang kumakatawan sa ating lahat. Alam ni Jesus kung paanong minahal at inaruga at sinamahan siya ni Maria. Ganun din ang gagawin ni Maria para sa ating lahat. Gaya po ng mahal na Birheng Maria, ako po ay isa ring ina. Mayroong tatlong anak na babae. At sa kasalukuyan na tayo ngayon ay nasa enhanced community quarantine. Isa sa aking mga anak ay nalayo sa amin dahil sa nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, pinili niyang lumisan at magpalipas hanggang siya ay abutan ng tinatawag nating lockdown. Hindi natin alam, hindi namin alam kung hanggang kailan ang lockdown na ito at kung kailan ulit kami magkikita-kita. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, alam kong tapat ang Diyos sa akin, lalong-lalo na ang kanyang ina, sa pagtawag sa kanya, sa pagdarasal ng rosaryo, hindi lamang sa sitwasyon na ito, kundi sa mga nakaraang sitwasyon na pinagdaanan ng pinagdaanan ko, pinagdaanan ng aming pamilya, pinagdaanan ng aming mga anak.
Siya ang mahal na Birheng Maria at ang Panginoong Jesus ang aking naging sandigan. At hindi ako nabigo dahil siya ay tapat. Lalong-lalo na kung ikaw ay palaging magdarasal ng Santo Rosario. Bibigyan ka katulad ng kanyang katapangan, ng kanyang katatagan, may pagkakaloob sa iyo ang kalakasan. At sa kabila ng eto nga na malayo kaming bagina, isa sa aming miyembro ng pamilya ay malayo sa amin, kami ay muling nabuo, nawala ang tampuhan, muli kami naging isa sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito. Ang lahat nga, sabi nga ay lahat ng mga nangyayari ay mayroong kadahilanan. Tayo ay dinadalisay ng Diyos sa mga nangyayari ngayon. Katulad sa aming pamilya, kami ay muling nagkasundo-sundo. Nagkikita-kita pa rin kami, bagamat malayo ang isa, dahil ngayon ay mayroon ng social media. Araw-araw pa rin kaming nagkikita, nagsama-sama, nag-uusap. At ang tanging bilin ko sa aking mga anak, sa aking asawa, ay ang patuloy na manalangin, magdasal sa ating Panginoong Jesus at ang pagdarasal ng Santo Rosario sa ating mahal na Birheng Maria. Alam ng ating Panginoong Jesus na ang nakakabuti sa atin. Alam ni Jesus na hinding-hindi tayo makakalimutan at pababayaan ni Maria. Kaya tayo inihabili ng Panginoong Jesus sa mahal na Birheng Maria. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos at ni Maria. Katulad ni Jesus, sa bawat araw ng ating buhay, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, kasama din natin ang mahal na Birheng Maria. Minamahal tayong lahat ng mahal na Inang Maria bilang kanyang mga anak. Ipinadama sa atin ng mahal na Birheng Maria na minamahal niya tayo at aarugain katulad ng pagmamahal at pag-aruga niya sa Panginoong Hesukristo. Amen. Ika-apat na wika. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hirap ay lubos na lubos, nitong poong mananakop, dumating sa amang Diyos, na ang winikang tibobos, Deus meus, utkid ay ang sabi, derelequistimi, Eli, Eli, lamna sabachthani. Kung sa katwiran sabi, kahulugan ay gayari. Kahulugan ay iisa nitong wikang dinadalawa ng mga ebanghelista. Diyos ko, aniya, ako po'y nilimot muna. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mula tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon, ay nagdilim ang buong lupain. Nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay wika ng pag-iwan. Ito ay sinabi ni Jesus na hindi lang sa isang ebanghelyo mababasa. At ang inakala ng mga nakakarinig kay Jesus, ang tinatawag niya ay si Elias upang humingi ng tulong. Ang katanungan ito ay tanong ng mga taong may mabigat na problema. Mga taong wala ng pag-asa o yung naharap sa matinding pagsubok. Taong 2007,
nang ako ay maging church worker. Taong 2016, nang dumating ang napakasakit na pagsubok sa akin. Ang bigla ang pagkamatay ng aking kabiyak. At ang unang lumabas sa aking bibig, "Diyos ko, bakit ako pa na naglilingkuran sa iyo ang nakaranas ng pagsubok na ito?" Halos ang pakiramdam ko ay binagsakan na ako ng langit at lupa. Yung sakit na hindi ko maipaliwanag, na halos parang mawalan na ako ng ulirat sa sobrang sama ng loob. Dahil iniisip ko ang aking dalawa pang anak na nag-aaral, na iniisip ko na baka hindi ko kayanin dahil sa aming mga pang-araw-araw na pagkakagastusan. Sabi ko nga, ilaw, tubig, pagkain araw-araw at iba pa. At ang isa pa, ang aking anak na isa naming nakakatulong ay umuwi galing ibang bansa at hindi na bumalik dahil sa bangungot na iniisip niya na nangyari sa kanyang ama. Ang kanyang ama na halos suportado silang apat sa lahat ng mga pangangailangan. Sabi nga ng kanilang ama ay, basta nasa mabuti ang pagdadalhan, susuportahan niya ang kanyang mga anak. Ang aking pangalawang anak noon ay bago pa lamang nagtatrabaho, kaya parang sabi ko, "Diyos ko, paano na kami? Paano na yung aking dalawang nag-aaral?" Pero sa tulong nga ng aking mga kaibigan, kapamilya, ay naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos. At halos 3 buwang mahigit na hindi ako nakapag-serve ng mga panahong yun. Dahil iniisip ko, baka hindi ko kayanin. Hindi ko kayanin humarap sa tao dahil sa bigat ng pagsubok na ibinigay sa akin ng Diyos. Pero araw-araw ng mga panahong yun, ako ay nagpupunta sa simbahan para magsimba. At sa mga kaibigan na nakakausap ako, lagi nilang sinasabi, "Kaya mo yan, ikaw pa na naglilingkod sa simbahan." Minsan sumasagot ako, kaya nga siguro sinasabi ng ibang nire-recruit ko nung araw, sasabihin nila, "Ayoko maglingkod sa simbahan. Kasi yung daw mga naglilingkod sa simbahan, bagkus naglilingkod, ay lalong maraming kinakaharap na problema." At yun ang naiisip ko, ito pala yun. Noon ay ang aking ina ay medyo makakalimutin na, minsan hindi na natatandaan ang aming mga pangalan, ang aming magkakapatid. Pero nung time na yon, siguro nakikita niya ang aking mukha, ang expression ng mukha ko pagka pumupunta ako sa kanila. Kahit na siya'y makakalimutin, bigla niyang sinabi sa akin na, "Aba, Jessica, ayusin mo ang sarili mo, ayusin mo ang buhay mo. Magpagulong-gulong ka man dyan sa karsada, hindi na maibabalik ang buhay ng anak ng iyong asawa. Intindihin mo ang 4 mong mga anak. Katulad ko, maliit pa lang kayo, wala na kayong ama na katulong ko sa pagtataguyod. Pero bakit napalaki ko kayo? Huwag kang mawala ng pag-asa. Naandyan ang Diyos." At ako ay napaiyak nang sabihin ito sa akin ng aking ina. At pagkatapos ng 104 na araw, ang aking ina naman ang pumanaw. At muli nasabi ko at natanong ko, "Diyos ko, bakit ako na naman po?
Bakit ako na naman po na naglilingkuran sa iyo? Una ang aking asawa, ngayon naman ay ang aking ina na nagsisilbing isa sa aking kalakasan ngayong mga panahong ito. At muli, sa payo ng mga kapamilya at mga kaibigan, lagi nilang sinasabi sa akin, huwag kang mag-alala, kaya mo yan. Hindi ibibigay ng Diyos ang mga pagsubok kung hindi mo kaya. Salamat sa biyaya ng pamilya at mga kaibigan na hindi ako iniwanan sa panahon ng may mabigat na pagsubok. At higit sa lahat, salamat sa Panginoon sa biyaya ng mga pagsubok. Ako pala'y hindi mo pinabayaan. At heto ako ngayon, nananatiling nananampalataya at nananalig sa iyo. Narito ako, patuloy na maglilingkod sa iyo. Sabi nga sa awitin, alam kong hindi ako dapat mangamba dahil lagi kitang kasama. Dahil tinawag mo ako sa aking pangalan at ako'y iyo magpakailanman. At sa hinaharap nating krisis sa kasalukuyan, kailangan ang bawat isa ay magsakripisyo, magtulungan at magkaisa. Mahirap na kalaban ang kaaway natin na hindi natin nakikita. Ngunit huwag tayong mangamba dahil ang Panginoong Diyos ay hindi natutulog. Siya ay kasama natin araw-araw. Magtiwala at manampalataya lamang tayo sa Kanya at huwag magsawang manalangin. Amen. Ikalimang wika, nauuhaw ako. Nang mapawi na't maparam yaong himalang natingnan, si Kristo'y muling nagsaysay. Sityo ang siyang tinuran, ako anya'y nauuhaw. Sino man ang umiibig sa akin at nahahapis, diringgin niya ring aking sulit, ako ay bigyan ng tubig, uhaw ko'y upang mapatid. Ano ay nang mapakinggan niyong mga tampalasan ay sa laking kapusungan kinuha nila't pagkuwan, sukat abdong nalalaan. Ikalimang wika, nauuhaw ako. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ito ang salita ng dalamhati. Pinakikita nito ang pagiging tao ni Jesus na marunong makaramdam ng sakit, pagod, gutom at pagkauhaw. Subalit, mas nauuhaw siya sa pag-unawa ng tao at pagmamahal ng kapwa. Tinarikuran siya ng mga taong nakinig at sumunod sa kanya dahil sa takot. Inialay ng Panginoong Jesus ang kanyang buong buhay sa paglilingkod, sa kabuuan ng kanyang ministeryo. Inilaan ng Panginoong Jesus ang kanyang panahon sa paglilingkod. Pinaglingkuran niya ang lahat ng mga nakikinig sa kanya. Nagturo ang Panginoon tungkol sa salita ng Diyos at ang kaharian ng Diyos. Nagpagaling ng maraming may sakit ang Panginoong Hesukristo, anuman ang kanilang karamdaman. Noong ang mga tao ay nagugutom, pinakain ng Panginoong Jesus ang mga tao, 5 tinapay at 2 isda lamang ang nandoon. Subalit, ginamit ni Jesus ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos upang paramihin ang pagkain.
ang 5 tinapay at 2 isda ay naparami at nabusog ang 5,000 katao. Sa wikang ito, ang Panginoong Hesus naman ay humingi. Ang kanyang 5th wika mula sa krus ay nakakatawag ng pansin sa ating lahat. Nauuhaw ang aking Panginoon. Uhaw na uhaw siya, ang Panginoong Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tubig. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Bakit hindi mapawi ng Panginoong Hesus ang kanyang pagkauhaw? Diyos pa naman si Hesus. Hindi nagsasalita ang Panginoong Hesus para sa kanyang sarili. Nagsasalita siya para sa mga kapatid nating dukha. Kung paanong nanalangin si Hesus sa Ama para sa atin sa 4th wika. Gayon din naman, tinatawag ni Hesus ang ating pansin. Tinatawag tayo ni Hesus na pansinin ang mga kapatid nating mga maralita. Sinasabihan tayo ni Hesus sa wikang ito na tugunan ang pangangailangan ng mga kapatid nating dukha. Kung paanong tinugunan ng Panginoong Hesus ang ating mga pangangailangan, kailangan din nating tumugon sa pangangailangan ng ating kapwa, lalong-lalo na ang mga aba. Binibigyan din ng Panginoong Hesus sa wikang ito ang pagkakawanggawa. Ang pagkakawanggawa ay napakahalaga para sa ating sarili sa espiritual na pumumuhay. Pinapadaman natin ang sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha, ang awa at pagdamay ng Panginoon Diyos sa kanila. Ano man ang ginawa niyong mabuti sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ginawa ninyo ito para sa akin. Iyan ang sinabi ng Panginoong Hesus sa mga tupa sa araw ng paghukom. Kaya napakahalaga ang pagkakawanggawa. Hindi lang natin ginawa iyon para sa kapwa natin, kundi para rin sa Panginoong Hesus. Anumang paglilingkod ang ginawa natin para sa ating mga kapanalig nating mahihirap, ginagawa din natin iyon para sa ating Panginoong Hesukristo na siyang gaganti sa atin. Sa pamamagitan ng pagkakawanggawa, ipinapahayag din natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Ang pagkakawanggawa ay isang gawa ng pag-ibig. Ipinahayag ni Jesus sa kanyang pagkakatawang tao at pag-aalay ng sarili sa krus ang kanyang pag-ibig sa atin. Nagsakripisyo si Jesus dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Naglingkod si Jesus dahil sa pag-ibig. Hinahamon din tayong maglingkod at magmahal katulad ni Jesus. Ipinahayag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagkauhaw. Paano tayo tutugon sa pagkauhaw ni Jesus? Gagawin ba natin ang ating makakaya para pawiin ang pagkauhaw ng Panginoon? Pababayaan ba nating mauhaw ang Panginoon? Hanggang kailan natin pananatilihing uhaw ang Panginoon para sa pag-ibig natin sa Kanya? Isang kabalintunaan, isang kabaliwan, isang nakapangingilabot na larawan, ang Diyos ay nauuhaw. Ang makapangyarihang may kapal ay nangangapal ang lalamunan, naninikip dahil sa uhaw. Nakapangingilabot marinig ang daing na ito
mula sa mga labi ng lumika ng tubig. Batis, ilog, lawa at dagat. Nakapangingilabot makitang ang nagsabing siya ang tubig ng buhay ay tuyong tuyo. Paano nangyari ito? Bakit nagkaganoon? Nauuhaw ako ang daing ni Jesus. Pero bakit hindi niya ipinamalas ang kanyang kapangyarihan sa mga sandaling ito ng simpleng pagkauhaw? Hinayaan ni Jesus na siya ay mauhaw kaysa gumawa ng kababalaghan dahil git pa sa kapangyarihan ng Diyos ang misteryong nais niyang ibunyag. Na ang Diyos ay makapangyarihan ay hindi na misteryo para kanino man. Talagang makapangyarihan ng Diyos, ngunit ang kainan ng Diyos ay laging misteryo para sa lahat. Nais ni Jesus na makilala natin siya bilang kung ano siya talaga. Siya ang pag-ibig ng Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig at si Jesus ay Diyos. Siya mismo ang pag-ibig ng Diyos. Ang nais matutong magmahal ng tunay ay dapat tumulad kay Jesus. Dapat siyang mauhaw. Ang tao raw ay umiibig dahil sa ang minamahal ay may taglay na kapangyarihang nasa inyo ng kagandahan, katalinuhan, at kayamanan. Meron ba ritong gustong makapag-asawa ng saksakan ng pangit? Meron ba ritong gustong makasama habang buhay ang isang taong tatanga-tanga? Meron ba ditong talagang nagmamahal nang hindi man lamang sumagi sa isipan kung ano ang mapapala niya sa kabaliwan niya para sa isang tao? Aminin natin ang totoo, ang pag-ibig na nakabatay sa anumang maaring sukatin ay hindi tunay na pag-ibig. Sinabi ni San Pedro ng Clare Box, ang tunay na sukatan ng pag-ibig ay ang pag-ibig na walang sukat. The true measure of love is love without measure. Walang sukat ang wagas na pag-ibig. Hindi ito kayang sukatin ninuman at ng anuman. Hindi ito nakasalalay sa panahon. Mahal kita ngayon, e bukas, paano na? Ah, ibang usapan na yon. Ito ang dahilan kung bakit ang taong umiibig dahil sa kapangyarihan na sa iba't ibang anyo ay hindi tunay na umiibig. May simula at wakas ang kapangyarihan. Hanggang kailan nga ba tumatagal ang ganda, talino at yaman ng tao? Ngayon, maaring napakaraming humahanga sa talas ng isip mo at husay ng iyong pananalita. Pero tatanda ka rin at magiging ulyanin. May makikinig pa kaya sa iyo ngayon? Sariwang-sariwa ka, mabango, flawless, maalindog, kaakit-akit, pero tatanda ka rin. Kukulubot ang balat, puputi ang buhok, yuyuko ang katawan, mag-aamoy lupa at mamawalan ng asim. May nagnanasa pa kaya sa iyo? Ngayon, ang dami mong kaibigan dahil limpak-limpak ang salapi mo. Maraming naghahanap sa iyo, maraming nakikinig, maraming sumusunod, maraming gustong umutang, maraming nagpapasalamat, maraming nag-iimbita, maraming nagsasabing kamag-anak o kaibigan kanila. Pero kapag nagdarahok ka na, may kikilala pa kaya sa iyo? Ganyan ang tao kung umibig.
tumatagal ang pag-ibig niya hanggang merong kang naibibigay sa kanya. Ngunit hindi iyon ang pag-ibig. Suhol iyon. Hindi manunuhol ang Diyos dahil unang-una nang hindi siya nasusuhulan. Hindi natin mabibili ang pag-ibig niya. Bakit ba tayo mamahalin ng Diyos? Dahil maganda ba tayo? Dahil mabait ba tayo? Dahil mabango ba tayo? Dahil sangkatutak ang debosyon natin? Dahil linggo-linggo tayo nag-aayuno? Dahil malaki ba tayo mag-abuloy sa simbahan? Bakit? Bakit tayo mamamahalin ng Diyos? Dahil ba minamahal din natin siyang parehas? Wala lang. Basta mahal na mahal niya tayo. Kailangan bang may dahilan ang pagmamahal? Minamahal tayo ng Diyos nang higit sa ating inaakala. Kung inaakala mong dahil sa mga gawa mong kasalanan ay hindi ka na mahal ng Diyos, akala mo lang yon. At gaya ng sinabi ko na sa pagninilay sa unang huling wika ni Jesus, huwag kang tatanga-tanga, humarap ka sa liwanag. Ang pag-ibig ng tao ay pwedeng pagdudahan, pero hindi ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos na makibahagi sa lahat ng ating mga kahinaan, maliban sa paggawa ng kasalanan. Ngunit kabilang ang ating kamatayan, para maliwanagan tayo sa misteryo ng pag-ibig niya sa atin. Minamahal niya tayo hindi lang sa kabila ng ating mga kahinaan, bagkos kundi dahil mga marami tayong kahinaan. Ito ang problema. Hindi natin matanggap-tanggap ang katotohanan ito. Ayaw nating kilalanin ang ating mga kahinaan, mga kapangitan, mga kasalanan, dahil sa maling pag-aakalang kung mahina na tayo, kung pangit na tayo, ay hindi na tayo mamahalin ng Diyos. Winawaldas natin ang ating panahon at lakas sa pagkukublis sa Diyos na magkasala si Adan ayon sa aklat ng Genesis. Hindi ba nagtago na siya sa Diyos? At ang unang nasusulat na tanong ng Diyos sa kanya, "Nasaan ka?" "Natakot ako dahil hubad ako," sagot ni Adan. "Kaya nagtago ako." Kanino natakot si Adan? Hindi sa Diyos, kung tutuusin, kundi sa kanyang sarili. "Natakot ako dahil hubad ako." Upang mapalaya tayo sa takot na iyon, sa takot sa ating sarili, kinatawan ng Diyos ang lahat ng ating kahinaan. At doon, sa krus, pinakita niya ito sa atin ng lubus-lubusan. Ang kuhubarang kinatakutan ng unang nilikhang tao ay kitang-kita natin sa krus. Hubad ang Kristo. Narito ang Diyos na nauuhaw, Diyos na naghihingalo. Duguan, pangit ang anyo, dukhang dukha. Itinuturing na kriminal, suklulang ipinahiya. Nilalait, nauuuhaw, nagmamahal. Ito ang misteryo ng Diyos, ang misteryo ng pag-ibig. Nasa harap ng iniibig, maging mga sandatang maaring gamitin laban sa umiibig. Ito ang Diyos nating nauuuhaw. Sa panahon po ng ating enhanced community quarantine,
Ako po ay uhaw na uhaw sa mga paglilingkod na ginagawa ko sa ating inang simbahan. Ako po ay isang lay minister na tumutulong sa ating kaparean sa pagsisilbi sa ating banal na misa, pagbibigay ng komunyon sa mga taong nakaratay sa sakit. Ako din po ay isang katikista ng parokya ng ating Santa Ursula. Ako po ay nagtuturo sa apat na pampublikong paaralan. At sa panahon pong ito na tayo ay nasa enhanced community quarantine, ako ay uhaw na makapagsilbi, makarinig, although nakakapanood ako ng 3 hanggang 4 na misa sa Facebook o sa live streaming. Iba talaga kung ang ating misa, tayo ay maraming nakakadalo, nakakasalimuha, nakakausap, nakakakwentuhan. At sana po sa konting serbisyo o paglilingkod na ginagawa ko, ito ay naayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ika-anim na wika, naganap na. Kahimat lubhang masaklap, iyong sukang iginawad. Ang kaisanwang pahayag sa manamnamay tinanggap nitong poong naghihirap. Laking sakit at dalita, hirap na walang kamukhan. Niyong makainom na nga ay nangusap alipala. Consumatum es ang wika. Kung tatagalugin baga, ito ang kahulugan niya. Naganap na ngang talaga pagtubos niya sa sala ng samundong katubusan. Ika-anim na wika, naganap na. Ang ika-anim na wika na naganap na ay siyang binanggit ni Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus. Ang wikang ito ay nagpaalaala na si Jesus ay isang Diyos. Si Jesus ay isang mangliligtas. At sa panahong iyon habang siya'y nakabayubay sa krus, iyon yung panahon ng kaganapan. Kaganapan na siya ay hindi lamang tao, kundi siya ay isang Diyos din. Naganap na. Ito ang pang-anim na wika ni Jesus bago siya nalagutan ng hininga. Naganap na ang plano ng Ama para sa Kanya. Naganap na ang pagliligtas niya sa ating mga kasalanan. Naganap na ang lahat ng ating hinihintay. Naganap na ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Naganap na sa buhay natin. Ano nga ba ang kaganapang ito? Ano nga ba ang ipinapahiwatig ng pang-anim na wika sa buhay bilang isang tagasunod ni Kristo? Meron ba sa punto ng ating buhay na naganap na? Marahil masasabi nating oo. Maraming mga kaganapan sa ating buhay, pero ang kaganapang ito ay isang pansamantala lamang. Hindi katulad kay Jesus na ang kaganapang nangyari sa kanya ay ang kaganapang panghabang buhay. Ang kaganapan noon na nangyari sa buhay ni Kristo ay kaganapan pa rin hanggang ngayon, kahit 2,000 taon na ang nakakalipas simula nung ipako siya sa krus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Marami sa mga sa buhay natin, kung minsan ay binibigyan natin ng pansin ang mga kaganapang ito, kung minsan naman ay hindi. Dahil hindi natin natignan o nabigyan ng halaga. Pero ito ay isang uring kaganapan sa buhay ng isang tao. Alam ninyo mga kapatid, ilang taon na ako bilang isang seminarista,
at mag-iisang taon na rin tayong magkasama dito sa parokya ni Santa Ursula sa bayan ng Binangonan. Ngunit sino nga ba si Brother RG? Sino nga ba si RG Sarita na naglilingkod sa inyong parokya? Yes, you know me by name, but in reality, hindi masyado. Hayaan ninyo akong ibahagi ko sa inyo ang tatlong yugto ng kaganapan sa buhay ko bilang tagasunod ni Kristo. Maraming mga kaganapang nangyayari sa aking buhay simula pa lamang nung ako isilang ng aking mga magulang. Mga kaganapan na hindi ko inaasahan na makakamit ko na pala ang aking pinapangarap sa buhay. Kaganapan na parabagang natulog lang ako at pagising ko, eto na. Ang dating pangarap ay unti-unti kong natutupad. Pero sa bawat pagharap sa mga pangarap na ito, ay maraming ulit rin akong nadapa at tila bang ayaw ko nang bumangon sa pagkadapa. Pero dahil sa isang maliit na tinig na aking narinig, sinikap kong tumayo at magsimula muli sa hamon ng buhay. Ang tinig na iyon ay tinig na nagmumula kay Kristo. Ang buhay na lumilipas sa mga araw, taon at mga panahon, lumilipas minsan hindi mo masasabi kung ano nga ba talaga ang pwedeng mangyari sa buhay mo ngayon, bukas at sa hinaharap. Ang buhay ay puno ng hirap, puno ng kasiyahan, puno ng mga pangarap, puno ng pighati. Isang kahig, isang tuka kami noon. Kailangan maghanap buhay ng aking ama para kami ay makakain magkapatid. Apat kami magkakapatid, puro lalaki, at ang tatay ko lamang ang naghahanap buhay sa amin. Siya ay isang karpentero. Hindi ganun kalaki ang kita ng isang karpentero. Laging hawak ang martilyo, lagari, metro at pako para makakain kami. Para makatulong sa aking mga magulang, kailangan kong gumawa ng paraan upang matustusan ang aking pag-aaral sa high school. Kahit makakuha lang ako ng pangbaon at pangbili ng mga proyekto sa paralan. Sinubukan kong pumasok sa isang construction kung saan ito ang trabaho ng aking ama. Habang ako ay nagahalo ng semento, sinabi ko sa aking sarili, kailangan kong mag-aral ng mabuti kahit matapos ko lang ang aking high school para hindi ganito ang aking trabaho. Alam ng tatay ko na ayaw kong magtrabaho ng mabigat katulad ng kanyang ginagawa. Kumita man ako kahit kakaunti at nakatulong rin naman sa aking pag-aral, pero hindi ako bumalik sa trabahong aking ninais, sa trabahong aking sinubukan. Sakit sa katawan ang aking inabot. Sabi ko sa tatay ko, ayaw ko nang magtrabaho sa construction. Ayaw ko nang sumama sa iyo. Ang hirap pala ng ginagawa mo. Sabi naman niya sa akin, mahirap man ang buhay natin, basta mag-aral ka lang. Ito ang naging dahilan ng pagsusumikap ko sa aking pag-aaral. Kahit walang baon sa paaralan, basta makapasok lang ako, okay na sa akin. Kahit walang kain ng pananghalian, kung meron man at walang ulam, lechon manok lang na tagpipiso, sob na sa akin. Okay lang sa akin, basta makapasok lang ako sa paaralan. Habang tumataas ang level ng aking pag-aaral sa high school, ay lumalaki rin ang demand ng aking pag-aaral. Kailangan kong ulit na gumawa ng paraan para magkaroon ako ng kahit papano magpagkukunan ng pera. Para sa aking pag-aaral, para sa pangangailangan ko sa aking paaralan. Para matugunan ko rin ang aking pangangailangan, pumasok uli ako ng trabaho bilang tagaalaga ng matanda.
na may sakit at sinabayan pa ito ng pag-aalaga ng bata sa hapon. Pinasok ko rin ang pagtitinda ng pandesal tuwing madaling araw para lamang kumita at magamit sa aking pag-aaral. Oo, mahirap talagang kumita ng pera. Kailangang magpagal ka bago mo makuha ang iyong ninanais. May mga taong nagsasabi rin sa akin na hindi ka makakatapos sa pag-aaral, wala kang mapupuntahan. Mga tao na kung saan ang tingin sa akin ay basura. Ngunit hindi ko ito tinitignan na negatibo, bagkos ito'y tinitignan ko bilang aking lakas upang itaguyod ko ang aking pag-aaral. Salitang nagmumula sa mga kapitbahay, minsan pa nga ang pinakamasakit nagmula sa kamag-anak. Sa dami-daming pinagdaanan ko sa buhay bago ko makamit ang unang kaganapan, natapos ko ang aking pag-aaral sa high school sa tulong at awa ng Diyos. At sa sipag at tiyaga ko na rin, kinaya ko ang lahat kahit mahirap dahil meron akong gustong patunayan sa aking sarili na hindi hadlang ang kahirapan para makamit ko ang aking pangarap. Maaari kong sabihin na naganap na ang unang yugto ng aking pangarap na makatapos ako sa aking pag-aaral sa high school. Pero hindi ibig sabihin nito na hanggang doon na lamang. Ang salitang naganap na para sa akin ay isang habang buhay na paglalakbay, habang buhay na pagnanais na makamit ang tagumpay, na makamit ang kaharian ng Diyos na ipinangako niya sa atin. Ang bawat kaganapan sa aking buhay ay bahagi lamang ito ng malaking kaganapan na ipinakita ni Kristo sa atin. Nagpatuloy ako sa aking mga ambisyon na makatungtong ng kolehiyo. Kahit alam ko na hindi ako kayang pag-arali ng aking mga magulang sa college, ngunit naniniwala ako na ang Diyos ang bahala sa aking mga pangangailangan. Naganap na, ito ang ikalawang yugto ng aking kaganapan. Dahil isa-isang pangarap na hindi ko kayang hindian. Dahil simula maliit pa lamang ako, to be specific, grade 2, ay gusto ko na talagang ito at saksi ang aking mga magulang sa mga pangarap ko. Isip namin noon ay hindi ako makakatungtong ng college. Dahil nga wala kaming panggastos. Ang tatay ko ay isang karpintero. Si mama naman ay nasa bahay lang. Isa ako sa mga inasahan ng aking mga magulang na tumulong sa aming pang-araw-araw na gastusin. Mahal ang pag-aaral sa college. Hindi namin kaya. Pero ang kagustuhan kong mag-aral, ang lahat ng ito ay iniwan ko sa Diyos. Hindi man payag ang aking nanay na ako ay mag-aral ng college, dahil sa gusto niya ay magtrabaho na lamang muna ako para makatulong ako sa tatay ko at sa mga kapatid ko. Kanilang pag-aaral para matustusan ang kanilang pangangailangan. Marami ding mga taong maghuhusga na hindi ako makakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Ang mga nagsasabi pangang lalabas din yan at hindi makatatapos sa pag-aaral sa loob ng seminaryo. Dinaig pa nila ang Diyos. Dinaig pa nila ang plano ng Diyos. Dinaig pa nila ang may katawan na kagustuhang pumasok sa loob ng seminaryo upang paglingkuran ng Diyos. Ang dati kong pangarap nung ako'y grade 2 pa lamang ay unti-unti kong tinutugunan. Unti-unti kong inaasam sapagkat naniniwala ako ito ang buhay na tinawag sa akin ng Diyos. Pero nagsumikap ako sa pag-aaral dahil alam ko na hindi ang gusto ko. Alam ko na masaya ako. Alam ko na magiging mabunga ako sa buhay na ito. Pumasok ako ng kolehiyo sa St. Camillus College Seminary at nagtapos ako doon ng 5 taon ng AB Philosophy. Mahirap ang pag-aaral, pero kung ito'y kagustuhan,
ito'y magiging madali sa buhay. Ngunit hindi puro kasiyahan lamang aking nararanasan sa loob ng seminaryo. Maraming mga pagsubok, maraming mga suliranin, maraming mga hadlang na kailangan kong harapin. Muntik na akong mapalabas nung ako'y second year college sapagkat wala na akong pangbayad. Wala na akong mapagkukunan pa ng pera para may pangtustos ko sa aking pag-aaral. Sa lamang aking ginawa, lumapit ako sa Diyos. Nagdasal ako sa Diyos. Humingi ako ng tulong sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, Lord, tinawag mo ako. Ikaw ang bahala. Tinawag mo ako, ikaw ang bahala. Ikaw ang tumawag sa akin. Ikaw ang nagpadala sa akin sa seminaryong ito. Ikaw ang bahala sa lahat ng aking mga pangangailangan. Sa mga panalangin ko iyon, hindi ako binigo ng Diyos. Hindi ako hinindian ng Diyos. Bagkos, patuloy pa niya akong inaakay sa tuwing ako'y nadarapa, sa tuwing ako'y nalulumbay, sa tuwing ako'y nalulungkot. Sapagkat ang buhay na pinili ko ay buhay para sa sambayanan ng Diyos. Ang buhay pagpapari ay isang buhay pag-aalay ng sarili. Iyan ang aking ikalawang kaganapan. Ay kagalawang kaganapan na iyan ay nung ako'y natapos ng aking kolehiyo sa St. Camillus College Seminary. Nawa, patuloy pa akong tumugon sa panawagan ng Diyos upang makamit ko ang ikatlong kaganapan. Ang ikatlong kaganapan ay ng aking pagpasok sa loob ng seminaryo sa theology. Naroon na sa isang paghuhubog. Naroon na sa isang paghuhubog na malapit na maging pari. Ngunit hindi ito isang madali. Bagkos, ito'y maraming mga pagsubok, maraming mga temptasyon na kailangang harapin. Ngunit naniniwala ko na ang Diyos, si Jesus, ay nakakaranas din ng mga temptasyon, nakakaranas din ng panghihina, nakakaranas din ng panglulumo. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa sapagkat naniniwala siya na ang Ama, ang kanyang Ama, ang siyang tutulong sa kanya. Ang kanyang Ama, ang siyang patuloy na magagabay sa kanya. Incoming third year theology na ako sa pagpasok ngayong pasukan. 2 taon na lamang matatapos ko na ang aking pag-aaral sa teolohiya. 2 taon na lamang masasabi ko nang ang ikatlong yugto ng kaganapan sa buhay ko ay matatapos na. Ngunit mayroon pang kasunod na kaganapang ito. Ang kaganapan na aking hinahangad ay yung kaganapang walang hanggan. Kaganapan na kasama ang Diyos. Kaganapan na masisilayan ko ang Diyos. Ang kaganapan ni Jesus ay isang kaganapan na buong mundo ay nakasaksi nito. Isang kaganapan na ang buong mundo ay kanyang iniligtas. Kanyang binibigyan ng kaligtasan. Binibigyan ng pagmamahal. Ang kaganapan na nakamit ko sa buhay ko ay isang kaganapan na katiting lamang sapagkat hindi ko kayang talusin ang kaganapan na ibinigay ng Diyos sa akin. Hindi ko kayang talusin ang kaganapang ipinakita ng Diyos sa kanyang bayan. Panginoon, pagtibayin po ninyo ako sa aking mga sinimulan sa buhay. Maging matatag nawa ako sa aking bokasyon na pinili. Gawin niyo po akong tapat mong lingkod sa ministeryong ito. Maibahagi ko nawa ang iyong salita sa mga taong aking paglilingkuran sa hinaharap. Hindi ko makakayanan ang lahat ng ito kung wala po ang inyong tulong. Maging matatag ako dahil po sa inyo. Bumangon ako mula sa aking pagkadapa dahil po sa inyong tinig na bumangon ka't magsimula ka muli. Batid mo, Panginoon, ang aking kahinaan, ang pagkukulang. Batid mo, Panginoon, ang aking mga kasalanan. Isa ako sa mga sumisigaw na ipako sa krus.
dahil sa aking mga kasalanan, Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng mga kahinaan kong ipinakita sa iyo, sa lahat ng pagkalimot ko na ikaw ay laging nariyan. Panginoon, hindi ko makakayanan na mag-aral ng 10 taon sa pagpapari kung wala ang iyong tulong. Ipinakita mo sa akin ang iyong pagmamahal simula pa nung ako'y pumasok sa seminaryo. Hindi niyo po ako pinabayaan sa bawat taon ko sa aking paglalakbay. Panginoon, sa loob ng 8 taon ko sa pag-aaral sa seminaryo, ipinakita mo sa akin ang iyong kabutihan. Gumamit ka ng mga tao para ako ay tulungan. Kahit hindi ko sila kaano-ano, naging bukas ang kanilang mga puso para ako ay alalayan sa aking pangangailangan. Minsan pa nga, Lord, sumosobra pa. Kung ako po ay tinaguyod niyo sa loob ng 8 taon sa pag-aaral, sana patuloy niyo pa po akong itaguyod sa aking pag-aaral itong mga natitirang taon ko sa paghubog sa seminaryo. Lord, 2 years na lang. 2 years na lang na pagtsatsaga. 2 years na lang po na patuloy niyo po akong kaawaan para ako po'y makatapos sa aking pag-aaral. Hindi ko rin po kayo bibitawan dahil alam kong hindi niyo ako binitawan. At sa aking pinakamamahal na babae sa buhay ko, hindi po ang nanay ko, hindi po ang mga tita dito sa Binangonan, kundi si Maria. Si Maria ang babae sa buhay ko na simulat sa pulpa lamang ay laging nariyan. Simulat sa pulpa lamang ay hindi ako pinabayaan. Ang babaeng nagpatibok ng aking puso, ang babaeng handang gumabay sa akin upang ako ay maging isang mabuti at ganap na pari balang araw para sa sambayanan ng Diyos. Amen. Ikapitong wika, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Tumatangis na kapagkuan, luha sa matay bumukal, sa Ama ay inialay, ang kaluluwa at buhay, ito ang siyang tinuran. Pater ang wika ni Kristo, in manus tuas commendo spiritum meum, itong wikang sukat ipaglumo, kung isipi totoo. O Diyos ko't aking Ama, Diyos na mulang ginhawa, yaring aking kaluluwa, ikaw po ang bahala na magtanggol at magkalara. Ang ikapitong wika ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Nagsimula sa pag-ibig, nagtapos sa pagtitiwala. At kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon, nangaral si Jesus at kanyang sinambit ang mga katagang sinulat ni Haring David. Kupkupin mo ako at iyong ingatan, ang pagliligtas mo sa aking pakamtan, ikaw aking Diyos na tapat na tunay. Ipinakita dito ni Jesus ang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Alam niya na dito nagtatapos ang kasiyang misyon bilang isang tao. Alam ni Jesus na kahit anong hirap ang kanyang tinamo sa kamay ng mga tampalasan, kahit anong sakit ang kanyang dinanas, alam niya na siya ay magtatagumpay. Sapagkat pinagkakatiwala niya ang lahat sa Espiritu.
maging ang kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang mga sugat, sa kabila ng kanyang matitinding pagkauhaw, sa kabila ng kanyang dinanas, nagtiwala pa rin siya ng buong puso sa Diyos. Tinalo ng kanyang pagiging masunurin ang kanyang pagiging tao. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo na dapat matupad na sa akin ang sinasabi ng kasulatan." Ibinilang siya sa mga salarin, "Sapagkat nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na." Maginigiliw na mga nakikinig, ito ang aking mga katanungan sa bawat isa sa atin. Nabigo ka na ba? Nasaktan ka na ba? Alipin ka ba ng takot, sakit, at pait ng buhay? Marahil, marami sa atin ay ganito ang hinaharap sa kasalukuyan. Kaya tayo, sa kabila ng lahat ng iyan, isipin lang natin na ito ay ating mapagtatagumpayan. Nagtagumpay si Jesus. Kaya tayo, dapat lang na magtiwala sa Diyos. Sa mga panahon ng pagdarasal, ako, kinakausap ko ang Panginoon. At ito minsan ang sinasabi ko sa Kanya. May mga panahon na gusto ko nang sumuko sa mga pagsubok na nadaramdaman ko sa aking mga pinagdaraanan. Nahihirapan ako sa mga kabiguang dinaranas ko. Minsan, pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako. Ngunit salamat po, Panginoon, at ipinaalaala mo sa akin na dapat akong magtiwala sa iyo ng lubusan. Sariwa pa sa aking alaala, 12 ng Enero nitong taong ito, 2020, anibersaryo ng kamatayan ng aking ama, 1 taon ng kanyang kamatayan. Ika natin babang luksa. Umuwi kami ng aking pamilya at nagpadasal at dumalaw sa puntod ng aking ama. Mag-ika-2 ng hapon, pagkatapos na aming pagdalaw, nagpasiya na kami ng aking pamilya na lumuwas na umuwi dito sa Binangonan. Kadarating lang namin, nang biglang tumawag ang aking kapatid at itinatanong kung nasaan na raw kami. Sa kadahilanan na noon palang oras na yon ay pumuputok na ang bulkang Taan. Naiwan doon ang aking inay na isang matanda na. Medyo malakas pa, pero mag-isa na lang siya sa aming tahanan. At dinadalaw na lang siya doon ng aking kapatid at tinitingnan na lang ng aking pamangkin na kalapit bahay. Lumala ang sitwasyon at labis ang aking pag-aalala. At nagpasiya ko na sunduin siya. Sa una ay ayaw niyang sumama. Subalit, nakumbinsi ko na rin siya sa pangakong sandali na lamang kami. At sandali lang siyang mananatili dito sa akin sa Binangonan. Tumayo akong taga-alaga niya sa tingin ng misis ko. Yan, caregiver ka. Isang sakripisyo ito para sa akin. Iniwanan ko ang aking mga gawain at siya ang aking inasikaso sa araw-araw at gabi. Nagpapakain sa kanya, binibihisan, at katabi sa kanyang pagtulog. Napupuyat ako
pagod sa pag-aalaga. Makulit siya at laging nakikiusap na iuwi ko na raw siya. Tumagal ng ilang buwan ang pananatili niya sa akin. At naawa na rin ako sa pagiging makulit niya na nais na niyang makauwi sa kanyang sariling tahanan. Iniuwi ko na siya sa mga kadahilanan na nag-iiba na rin ang aking nararamdaman sa aking sarili. Nahihilo ako marahil sa puyat. Minsan, sumasakit ang aking dibdib. At marami pa na nararamdaman na hindi ko binibigyan ng pansin. Nagpasya na ako na magpa-laboratory test at magkonsulta sa doktor. Marami na pala akong sakit. Isinarito ay ang paglaki ng aking puso o yung tinatawag na heart enlargement. May high blood din ako. Mataas ang kolesterol. May tama sa atay, bato at mataas ang uric acid. At may prostate enlargement ako. At marami pang ibang findings na ipinaliwanag sa akin ng doktor na magiging komplikasyon itong aking mga karamdaman. Dumating na naman ang isang pagsubok sa akin na hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. At minsan, tinatanong ko na lang sa aking sarili, hanggang kailan kaya ako tatagal? Hindi nagtagal at lumaganap naman ang isang salot sa buong mundo. At ang isa rito na naapektuhan ay ang ating bansa, ang COVID-19, coronavirus. May mga sintomas akong nararamdaman, tulad ng pag-ubo, pagkatuyot ng lalamunan at may sipon. Hindi ko ito binibigyan ng pansin dahil wala naman akong travel history at lagi rin lang naman akong nasa bahay. Sa mga nagiging kaganapan sa aking sarili, ako ay umaamin sa Panginoon na ako'y isang makasalanan. At sa pagiging makasalanan kong ito, ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba na kung ano man ang aking mga pasanin, kung ano man ang aking mga kabigatan, kung ano man ang aking mga dinaramdam, ako po ay sa inyo lamang buong nagtitiwala. Alam ko po ang mga ito ay panandalian lamang at darating ang panahon na papawiin ninyo ang aking mga luha at papalitan ang kagalakan. Kagalakan na nagmula lamang sa iyo, Panginoon. At ngayon niya, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, ang tangi kong masasabi, Panginoon, sa iyong mga kamay ay pinagtatagubilin ko sa iyo ang aking buhay. Amen.